what's up mga kaibigan? Muli nagbabalik ang inyong lingkod, Kuya Jack, Jack Talks TV, follow nyo sa aking page. At ako nga pala si Kuya nyo RJ, at andito tayo ngayon sa bagong segment ng Nuna Sports na NBA Nuna Stradamus P. Last episode natin ay nagkaroon tayo ng kaunting punishment. So nagpick kami ni Kuya Box, at ang napili ko ay 76 years. Ito na nga Lods ang ating P-Predicts na laban sa darating na Sabado. Ang Philadelphia 76ers at Boston Celtics. Simulan natin ang hulaan at kampiyan. Punta tayo sa match winner, Lods. Anong pipiliin mo? Siyempre, pipiliin natin ang Boston Celtics. At ako naman ay mag-Philadelphia 76ers. Anong factor na i-consider mo kung bakit Boston Celtics ang pipiliin mo sa match winner natin? Kasi nga, paborito natin yan, ang Boston. Kahit tinataya mo yan, kapag tumaya ka dyan, laging talo. Pag hindi ko tinayaan yan, ay laging panalo. So hindi ko muna tatayaan yan, mag-pick-pick lang ako. Pick ka lang talaga sa, rekta lang sa Boston. Ang factor na i-consider ko kung bakit mananalo si Philadelphia 76ers dahil hindi nakapaglaro si Embiid during sa kanyang illness. Kalaban nila nung nakaraan ay Pelicans. Tingin ko yun ang magiging factor nila si Embiid, babawi yan, Lods. Proceed naman tayo sa total points ng Philadelphia 76ers at Boston Celtics. Yan. Ako mauuna. Pipiliin ko ay over 230.5. Uy, over 230.5. So, under 230.5 naman ako. Kung magbabantayan yan at hindi nila papayagang maka-score ang magkabilang team. So, depensang matibay yan. Parehas caliber ng Eastern bracket yan. Jason Tatum, Embiid, Maxi, tsaka si Porzingis. Titingnan natin kung kaya ng depensa si Embiid. Dumako naman tayo sa ating pangalawang Nuna Stradamus pick. At ang maglalaban, Golden State Warriors versus Los Angeles Clippers. Ngayong December 1, Philippine time. I will go sa match winner, I will go for Golden State Warriors kasi napakasakit nung comeback ng Sacramento nung nakalaban nila. So gutom yan. Kahit small ball, siguro tingin ko gagana na ulit yung mga key players yan katulad nila Wiggins. Curry, walang problema, consistent ang number. Thompson will come up or step up para sa game na yan. Kaya match winner ko is Golden State Warriors. Sa akin naman ay Los Angeles Clippers. Kaya napili ko ang Los Angeles Clippers dahil injured ang kanilang dalawang player dun sa Golden State na si CP3 at Gary Payton Jr. Oo nga pala, injury pala yun. So kulang ang kanilang lineup. So siyempre, andun si James Harden at ang paborito natin na si Westbrook, si Brody. Proceed tayo sa total points. Over ka? Over 230.5. So, I will go for under 228.5. Wow! Under. Marami naman yan. Talaga namang since walang CP3, walang Gary Payton Jr., so mag-a-under ako. Wala na, tapos ang usapan. Under ang laban. So mga kaibigan, pili na kayo kung sino sa aming dalawa ang may magandang prediction. Sabayan nyo na rin kami, mga kaibigan. O Lods, syempre nagkaroon tayo ng pickings. Meron tayong prediction sa Sabado at Sunday. Lagyan natin ng konting thrill. Yan. Lagyan natin ng parusa o punishments o consequences. Ano naisip mong parusa sa ating dalawa? Libre mo ako ng lunch. Saan mo gusto? Sa Popeyes. Sige, Popeyes ang pustahan namin. Sino matalo sa amin? Siya manglilibre. Yan. Abangan ninyo mga Lods, kaya kampiyan na. At dito natatapos ang bagong segment ng Nuna Sports na tinatawag natin na NBA Nuna Stradamus Peak. So muli, ako ang inyong lingkod, Kuya ni Jack. Follow nyo sa akin page, Jack Talks TV. Let's go! Ako nga pala si Kuya niyo RJ. See ya!